Nasa ating linya ngayon ang Pangulo ng Senado ng Republika ng Pilipinas, si Senador Vicente Soto III. Tito Sen, good morning po, sir. Ay, good morning, Congted. Good morning, Cha. Good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat sa 1PH. Opo, at sa Radyo 5. Opo, thank you so much. At sa Radyo 5, of course, 92.3 na kinig ako sa inyo. Pagod, way ako to work. Opo, salamat po. Ito ho muna, no? Kasi nga po ngayon, panay na ang assessment ng iba't ibang grupo sa mga SONA promises po ng ating Pangulo. And if you recall, hindi lang po SONA, no? Campaign promise po ito, yung ENDO. Ending ENDO. Alright. Amin nakapanayam several times si Secretary Bello at sinabi niya na ipinupush niya na masama sa SONA, huling SONA ng Pangulo, yung pa rin panukalang batas laban sa ENDO. Alright. Doon ho ako muna kukuha po ng ano, ng simula ng ating diskusyon. Ano ho ba ang informasyon ninyo dito po sa ENDO law na inyo na ipasa? Go ahead, sir. Yung Senate Bill 1826 at yung version ng House, yung Security of Tenure and End of ENDO Act of 2018, na pinasa namin noong 2019, May 23, 2019, ang pinasa namin yan, 17th Congress yun. Yung nakaraan na Kongreso yun. Ano, kaya ito ay nakarating sa Pangulo. Pagdating ng July 26, 2019, ang totoo nga nun, delayed yung reaction eh. Pero July 26, 2019, binito ng presidente. Binito niya eh. Binalik sa akin, may veto message na hindi niya sinasangayunan. So, ito ngayong may nananawagan sa kanila na ipasaw daw namin yung Senate Bill 1826. Eh, yung Senate Bill 1826 ngayong 18th Congress, at alam mo naman ang kalakaran sa atin sa Kongreso, di ba? Pagkatapos sa isang Kongreso, susunod na Kongreso, file kayo ng bago. Yes. Ano? Mm-hmm. Yung Senate Bill 1826, apportionment ng province of Rizal eh. Mm-hmm. So, iba na, no? Iba na. Iba na po iba ito. Iba na yun eh. Mm-hmm. Kaya ayaw ko kung anong 1826 ang tinutulak nila. Eh, yung 1826 na sinasabi nila na dati, eh pinasa na namin. Opo, opo. At pinito ng presidente. Opo. So, hindi ko alam kila Secretary Bello at saka yung nagsalita ng endorsement Secretary Roque kung ano yung tinutukoy nila. Mm-hmm. Akin pong binasa ho earlier today, ano po, Tito Sen, ang veto message ng Pangulo dito, no? Yung eksaktong mga salitang ginamit niya, ang dahilan niya kung bakit niya nga binito yung pong inyong naipasa, ano, sa 17th Congress nga, na pagtapos sa contractualization, at the same time nga, yung pag-define kung kailan ba dapat mag-regular at maging contractual ngayon. Ang sabi po ni Sec. Bello po sa amin kanina, the same version daw po mismo na inyong ipinasa, ang ipinupush niya. Ano yung inyong reaction doon? Eh, naipasa na nga namin yun. So, kung ito ba, gagarantyahan niya sa kami pag pinasa namin ulit, eh, hindi na ngayon ibibito ng presidente. Kasi ang nabasa mo siguro nga, sabi mo yung veto message niya. Sabi niya, quote, unduly broadens the scope and definition of ENDO. Eh, yun nga ang gusto nga natin, hindi ba? I-broaden natin yung ENDO kasi kung ano-ano ang definition ng ENDO eh. Hindi ba? So, ang liwanag dun sa batas eh. Well, hindi batas, dun sa bill na dinify natin mabuti na ang tinatawag na yung labor-only contracting yung as the where the job contractor, whether licensed or not, merely recruits and supplies or places workers to a contractee. Diba? Ina-allow naman dyan yung, let's say, Pasko, gusto mo magdagdag ng empleyado dahil kakapusin ka, restaurant ka. Okay yun. Diba? Pero yung the whole year round, empleyado mo talaga ng mga kumpanya pagkatapos ginagawa mong contractual lang. Yun yung iniiwasan natin. Yun yung maliwanag dito sa batas. Eh, sa batas. Sa bill. Hindi nga naging batas eh. Opo. Doon nga din po sa veto message po ng ating Pangulo, klaro ho naman din doon, yung kasing inyo pong pinasang panukala ay tumutugon nga doon sa pagbabangket na kapag talagang vital sa operasyon ng kumpanya at industriya, hindi dapat contractual. Opo, yun po, klaro din po yun. At isa nga din po daw yun yata sa kinokontra nga ng mga ilang, sabi ko kasi dito, mga businesses, ang kumukontra.
Ayun, correct. Kasi nakalagay doon sa veto message niya, eh, mayroong constitutional policy to protect workers should not oppress or destroy capital. Ano, so binabalanse yung mga employers at mga workers, parang sinasabi. Ang siguro ang basa ng Malacanang do sa bill namin eh hindi namin binabalanse at kinakampihan namin ng mga trabahador o mga workers, baka ganun ang balanse nila. Opo, sige po. So just the same po, Tito Sen, ano ho ang inyong tingin? Kasi last SONA po ngayon, oho, may ma-include man sa SONA message o hindi ang itong usapin po ng ENDO, kayo ho ba ay magtutulak pa ho ng batas kayo na sa inyong pagbubukas ulit sa last sa third regular session ng panukala para ho i-revive ito pong na-veto na ito na batas na inyong panukala? Kung nananawagan sila, eh, magbaba natin ang telepono, tatawagan ko si Senator Joel, sasabihin ko i-report out niya uli. Mm-hmm. Napakadali niyan kasi napasa na namin dati yan eh. Mm-hmm. Di ipapasa namin uli at papadala namin sa kanila. Siguro naman, hindi na nila ibibito dahil sinasabi nila na ipasa na natin yung sinasabi na Secretary ng Secretary of Labor na yung mismong bill na pinasa namin, ini-endorse na niya ngayon. Opo, sige po. May tanong lang po si Chacha, ano po, Tito Sen? Opo. Yes, sir. Yes, sir. Good morning, Tito Sen. Hi, Cha. Yes, tuloy na po ang tambalang Ping Lacson at Soto. Wala na po makakapigil? Nag-desisyon na kami. Kaya lang, gusto namin sa August 4, magkaroon kami ng official announcement. Parang may launching event August 4. Formal. May mga nababasa po ako sa Twitter, Tito Sen, ano, bago pa naman tong announcement ng pagtakbo nyo nga po sa pagka-vice-presidente, and there are people saying na naging maingay yung inyong pagtutol ngayon sa administrasyon, parang napapansin nyo na lahat ng mga hindi magagandang nagagawa ng administrasyon na ito dahil nga po tatakbo daw kayo sa pagka-vice-presidente sa 2022. Ano pong reaksyon nyo dun sa mga taong nagsasabi nito? Hindi sila nagbabasa. Sapagkat lahat ng mga ikangay mabuti para sa mga kababayan natin, as far as the administration is concerned, ako nagtutulak eh. Hindi ba? Mula bayanihan, mula medical scholarship, mula tertiary education kami sa Senado, lahat ng magagandang panukalang batas at lahat ng kilos ng administrasyon, kahit hanggang sa ngayon, hindi namin kinokontra, hindi namin kinikritisize. Ang kinikritisize namin, yung mali. Ang tatingin namin ay hindi kami sang-ayon. Hindi nagbabasa yung mga yun. Pakontra lang yun. Makakontra lang sa amin yun. Kanina po, sinabi nyo, Tito Sen, na talagang tuloy na yung pagtakbo nyong dalawa ni Senator Ping Lacson. Meron pa bang magiging o posibleng maging dahilan para bigla kayo pareho o ikaw po mismo biglang umatras sa pagkandidato sa pagka-vice-presidente? Wala ako nakikita. Kasi maliwanag yung position namin eh. Kami hindi kami pro-opposition. Hindi rin kami pro-administration. Pro-Filipino kami. Ganun ang thinking namin eh. Kahit noon pa man hanggang sa ngayon. Kaya nga kaibigan namin, kaibigan ko si Presidente. Dahil yung kung ano yung mabuti sa bansa, nagkakasundo kami. Bihirang-bihira naman yung nagkakakontrahan kami. Usually, nakakakontra ko nga yung mga executive niya. Hindi naman siya. Kaya kami sa NPC, na ako naman ang chairman, Nationalist People's Coalition, we are in alliance with the President. Even in the House of Representatives, sa Kongreso, the NPC is in alliance with the President. We are not in alliance with the PDP, Laban, or any other political party. It's only with the President that we're in alliance with. So, ganun yung stance namin. Kahit sa ngayon, ganun pa rin yung gawa namin. Pag meron kaming pinintasan o meron kaming criticize, ibig sabihin nyo sa tingin namin mali. Tito Sen, meron din mga nagsasabi na kaya lang daw po kayo tatakbo ni Senator Ping Lacson ay para daw po hatiin yung boto ng oposisyon para manalo ang pambato naman ng administrasyon. May mga nababasa rin tayong ganyan. Ano naman pong komento nyo tungkol doon? Narinig ko nga yun eh, pero nakakatawa yun kasi ibig sabihin nun, hindi nila kami kilala eh. Kami yung nakakasiguro kayo, hindi kami kayang bilhin. Hindi rin kami kayang
basta na lang utuin. Ano, we are the ang tingin namin kasi we will be able to provide the alternative. Ganun eh. Yung the alternative na hindi kayang ibigay ng opposition at hindi rin kayang gawin ng administrasyon. Yun yung tingin namin na maipoprovide namin eh. So, it doesn't matter to us ano, kung sino yung ibang tatakbo. Hindi namin iniisip yun. Iniisip namin, meron kaming magandang programa, meron kaming magagandang paninindigan, at i-offer natin sa mga kababayan natin pagdating ng panahon, pagpa-file namin sa October. Ano, yun ang nakikita namin. So, it's up to the people kung tatanggapin nila yan o gusto nila ng iba. Diba? Ano, ibang mga kandidato. Basta yung sa amin, programa ang inilalaban namin. Last na lang sa akin, Tito Sen, pero baka may tanong pa susurted sa inyo. Ikaw, tuloy mo lang yan. Hindi, binabato ko lang yung tanong nung mga nababasa natin online. Kasi ako, isang bodega ang tanong ko eh. Yun na nga eh. Ikaw na muna, ikaw na muna. Ako, last na lang, Tito Sen. Nung nag-usap tayo, I cannot remember kung that was last week or 2 weeks ago, hindi pa kayo masyadong sureball talaga sa inyo pong pagtakbo. Ano pong nag-udyok sa inyo o nagtulak sa inyo para talagang maging sigurado na sa inyong pagtakbo po sa 2022? Mga kinukonsulta namin na mga local government officials, mga consumer groups, mga commuter groups, mga alumni ng mga ng uniformed personnel, sila mismo mga kausap namin at yung mismo mga taong bayan kausap namin, nadama namin at nakita namin yung kung ano yung mga hinahanap nila eh. Hinahanap nila sa isang gobyerno. Ano? So, okay naman ang karamihan sa kanila ro sa gobyerno ngayon, pero marami silang hinahanap eh. At meron din naman tayong mga ikangay naisip na pwede naming i-offer na programa para sa kanila. So, meron kami nung tinatawag na tingin ko yung na rin at saka ano na rin siguro kasama na sa pagdarasal ko doon nararamdaman ko na pwede naming i-offer yung sarili namin. Meron kami ng 3K eh. Di ba sa mga linggo sa mga dialogue ninyo may K ka ba? Meron kami 3K: kakayanan, katapatan, katapangan. Sa asawa lang kami takot eh. Speaking of asawa, ano pong reaksyon ni Ninang Helen at ng mga anak po ninyo dito po sa inyong desisyon na pagtakbo? Ay, sigurado ako si Helen, ayaw. Siguradong ayaw po. Ayaw naman lagi nun eh. Kumakbo kong vice mayor, ayaw niya eh. Tumatakbo ko senador, ayaw din niya eh. Pero pagka naisip niya, nalaman niya kung ano yung mga dahilan at kung ano yung mga magagawang tulong natin, tumutulong mga paeg na. Tito Sen, ito nga pong inyong pag-offer no ng inyong mga sarili bilang alternative sa ibang mga individual din po naman, maganda rin kasi nga para nga may choice ang Pilipino no sa panahon po ng halalan, bagamat ang filing nga po deadline October 8 pa. So ang tanong din po ng marami is nung nakaraang 2016 elections marami nga po mga pangako no, marami po ding mga binanggit at marami din ang umasa. Kayo po mismo na nakinig at alam po mga ilang mga pangakong ito: anti-drugs, anti-corruption, Endo, West Philippine Sea. Opo, ano ho ang inyong assessment so far? Ano ho? Ano lang po no, kumbaga impartial lang na assessment no sa naging tugon at pagtupad sa mga pangako ng pamahalang ito ni Pangulong Duterte. Senador. Ang tingin namin ganito. Yung mga ikangay magandang ginawa or tamang ginawa ng administrasyon, ang tingin ko at kaya naming i-enhance eh. Kaya naming mas pagandahin pa. Ano, kung magbibigyan kami ng pagkakataon. Yun namang mga sinasabi ng mga oposisyon ano, tungkol sa administrasyon, pwede nating ayusin at pag-usapan at ituwid kung tama yung mga sinasabi. So, pagdating doon sa mga assessment, for example, the issue of illegal drugs, ano, na pangako ng Pangulo noon. Alam mo naman siguro yan eh, dati na to, di ba? Yung the holistic approach ang kailangan natin dito eh. Hindi lang kasi problema illegal drugs, problema yung drug abuse.
ano, yung supply reduction, na-concentrate ang gobyerno dyan. Okay ang enforcement nila. Prosecution, much better than the previous administration. Pero mahinang, walang-wala tayo sa prevention and rehabilitation. I think we can provide that. Diba? And we can enhance that. Ganun, yung mga ganun. So, may mga tama, may mga maayos, may mga kakulangan. Yun ang nakikita namin. So, pagdating dito sa Endo, we rely on our group eh. Meron kasi kaming mga kaibigan, mga kasama na natin sa Senado, may mga kanika-nila silang expertise. Katulad ni Joel, pagdating sa issue ng labor, pagdating sa issue ng education, si Sherwin. Diba? Yung grupo namin, malawak ang mga kakayanan. So may mga nakikita kaming kakulangan, pero may rin kami nakikita maganda. So yung maganda, i-enhance mo. Yung kakulangan, punuan mo. Ganun ang attitude namin. How we wish, we can also have this discussion with Senator Ping, but kayo po, no, bilang partner niya, sa usapin po ng korupsyon, specifically sa paggasta sa pera ng bayan. Senator Ping, exactly. Nakatutok yan dyan, no? Sa DPWH budget, talaga namang kung gaano siya ka-sinsin sa pag-aaral dyan. Ito nga po, sa pag-usapin po ng paggasta sa pinaghirapan pera ng bayan. Eksakto, yun mismo. Isa yan sa mga nag-udyok sa amin nung umiikot kami. Sapat ang sinasabi ng mga local government officials at sinasabi ng mga kababayan natin, lalo na yung mga business community, ang sinasabi nila, hindi naman daw nakakarating sa kanila eh, yung budget eh. Nang sa tingin nila dapat makarating sa kanila. Siyempre, meron silang ibang pananaw sa pananaw ng executive department. Kaya mahalagang mahalaga yung programa ni Senator Ping na I hope one of these days makausap niyo siya. Yung budget reform, isa yun sa mga dahilan kung bakit kami naudyok ng tuluyan. Eh. Kailangan talaga magkaroon tayo ng budget reform. Ilang beses, 3 taon ka nagpasa ng budget tong araw, di ba? Sa Kongreso. Nakita mo siguro yung mga pinaplano ng Kongreso, ganito, 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 pagdating ng oras, hindi tama ang dispensation. Di ba? Hanggang ngayon, nangyayari yun eh. So talagang napakahalaga ang budget reform. Kaya meron siya nung tinatawag na BRAVE, B-R-A-V-E, Budget Reform Advocacy on Village Empowerment. Ibig sabihin yun, yung budget, yung pondo ng Pilipino, kailangan makarating sa Pilipino. Ganun yung, at hindi ikaw nga mapunta sa bulsa nung kani-kanino. Yun ang maliwanag dun sa BRAVE ni Senator Lacson. So that will form part of your platform, Tito Sen. So nabanggit ho ninyo itong Congress, no, yung usapin po ng budget, no, at pag-aaral at implementasyon, disposisyon nito. Sa ngayon pong sistema ng ating parochial kind of politics, as you observe, no, ito yung nangyayari na mamadalas. Gobernadora, kongresista, so nagbibigay na ho agad ng suporta, no, sa mga politiko, sa mga gustong tumakbo, sa Panguluhan, for example, o Vice Presidente. So dito po sa usapin nga nung budgeting, example po sa mga kongresista, malaking bagay po yung tulong ng congressman sa distrito, sa endorsement sa kandidato, sa pagkapangulo, pero sa bandang huli nga, paano ka naman makikipag-alyansa sa kanila kung ang iyong palang stand ay sandali lang, pag naging ako'y presidente, yung ginagawa mo sa Congress, hindi pa pwede yun. I mean, you know the connection. Go ahead. Oh. Tanggal ang 4 barrel, hindi mo sabihin. Hindi ganun. Ano? Si Senator Lacson, hindi naman siya kontra talaga sa 4 barrel kung papunta sa taong bayan, papunta sa mga, legitimate infrastructure, public works projects sa lahat ng mga congressional districts. Walang problema nun. Ang nagmamakpul siya pagka nakakakita yun ng million-million o umaabot ng billion sa drainage. Oh, dredging. Yung mga ganun. Hindi nga kikita yun eh. Di ba? Yung mga ganun eh. So, palagay ko naman, kaya nga importante yung sinasabi niya eh, yung budget reform. Andun yung ka-anchor yung aming programa eh. Budget reform, ibig sabihin, ang pera ng taong bayan para tingin sa taong bayan. Ganun din. Yung mga congressional district, hindi mawawala yung kanilang mga parochial interest. Parochial interest at saka mga proyekto nila sa kanilang mga distrito. Basta-basta mawawala yun. Unang-una, they have the power of the purse. Sila gagawa nun eh. Ang importante lang dun, huwag na makukurakot ng kung sino-sino lang.
At dapat makarating sa mga kababayan natin, yun ang mahalaga. Ano ho ang inyong komento dito po sa ngayon pa lang 25 ng mga gobernador ang humihikayat kay Pangulong Duterte na tumakbo sa pagka-vice-presidente? Narinig ko nga yun eh. Pero may mga kausap din ako na kakay, nakikisama daw sila eh. Pakilakas po, sir. Nakikisama daw sila. Nakikisama daw sila. Okay lang naman eh. Sabihin, di ba? Sabi ko nga sa iyo eh, ang iniisip ko rito is kung ano yung mai-offer namin, mai-offer ko eh. It doesn't matter kung sino yung ibang ikangay mga ibang mga kandidato. O di kung ang kandidato ang Pangulo, di ayos. He wants to continue serving for the next 6 years probably. It's up to him, di ba? Hindi natin mapipigilan ng kahit sino. Opo. Sabi nga, may the best man win. Mm-hmm. Sa mga kababayan naman natin yan, kung ano naman ang gusto nila. Opo. At the end of the day, it's going to be the Filipino people who will decide. But doon ka na nyo, kung gusto ituloy ang paglilingkod sa bayan, pero doon sa kaisipan ng ang binanggit ng Pangulo sa PDP Laban Convention, Assembly, ay dahil gusto ko magkaroon ng immunity. Kasi ibang yung sabi, kasi gusto ko pang ipagpatuloy ang aking paglilingkod sa bayan. Iba ho yun, ang mga letra nun ay iba doon sa gusto kong maging magkaroon ng immunity. Kasi knowing him, ano, sa matagal ko na siyang kakilala, 1988 pa magkakakilala na kami. Sometimes he thinks aloud eh. So pagka nagsasalita siya extemporaneously, ano, may mga nasasabi siya na later on na makikita niya na parang kumbaga sa ano, he was just thinking aloud. Hindi ko masiguro kung alam niya na walang immunity ang Vice President eh. Wala namang immunity ang Vice President eh. Wala sa constitution natin yun eh. So, siguro nasabi lang niya dyan. Usually, di ba? Nakita mo naman, tinawag nga akong Vice President eh. Di ba? Usually, he does that. Meron siyang nabanggit pa na sako-sakong pera. Di ba? Dadali niya sako-sakong pera. Eh, the PDP Laban never, ang tawag dito, mula nung 1988 na ako'y tumakbo ng PDP Laban. PDP Laban kami nila Kombibing nung araw eh. Yung grupo na yun namin, kila Cory, di ba? Kami nila Jun Simon. Never nagbigay ng pera ang PDP Laban leadership sa kanilang mga kandidato. Kanya-kanya kami. Kanya-kanya kayo. Never nagbigay eh. So out of, babos bigla ngayon magbibigay ang pera PDP Laban, I doubt it. Siguro pinalalakas lang ni Presidente ang loob ng mga kapartido niya. Siguro kasi, so tingin po ninyo nagbibiro lang ang presidente kasi hindi may tatanggi na may mga pagkakataon, alam mo nagbibiro lang siya. Hindi exactly biro. Palagi ko he was just nag-iisip siya ng mga oras na yon and he thought out aloud. Ganun yung nabanggit niya. At tingin ko, ganun ang reading ko sa kanya. Opo. Sir, ito hong inyong tandem, kayo ho ba ay makikipag-alyansa kung meron man sa anumang pong partido? Malamang. Nakikipag-usap kami kasi sa... Si Senator Lacson kasi baka ang certificate of nomination niya ang magbigay, ang mag-endorse sa kanya, reforma eh. Yung partido nila General De Villa, nila Speaker Bebot Alvarez, yung nasa likod ng Winnie the Leader 2022. Ang endorse nila si Senator Lacson for sure. So yung reforma ay malaki ang posibilidad na magkaroon ng alliance sa amin. Ngayon, yung Action Demokratiko ganun din sapagkat kaisipan ng Aksyon Demokratiko ay parehong-pareho na takbo ng kaisipan ni Senator Lacson eh, na kontra sa hindi pagtamang paggamit ng budget ng taong bayan o ng pera ng taong bayan. Ganun eh. So malaki ang pag-asa rin ng magkaroon ng alliance doon. Nagkakausap na nga kami but it will probably come at the proper time sa tamang panahon. Hindi ngayon. Ako naman, meron akong meeting sa aking partido on the 28th of July.
sa mag-uusap-usap kami at pag-uusapan namin itong takbo na ito at kung ano ang gagawin, i-announce ko sa kanila yung mga plano ko at tingnan natin how it goes after that. Opo, kasi ngayon ang inyo pong partidong NPC hindi naman kasama doon sa lima na binabanggit nga na nakikipag-alyansa sa PDP, sa hugpong ni Mayor Sara. Kasi nga hindi naman kami wala naman kumakausap sa amin at hindi kami nakikipag-usap so far. Opo, opo. Okay, speaking of the numbers na uho ng mga resulta ng mga survey Tito Sen, factor po na rumirehistro si Mayor Isko and then si Senator Manny, no? Hindi hamak ko mas mataas ang kanyang ranking kay Senator Ping and Senator Dick, ano ho. So, ano ho ang tingin po ninyo ang magiging topografiya po ng takbo ng halalang pampanguluhan kung tumuloy si Ping at tumuloy si Senator Pacquiao at si Mayor Isko? Malayo eh. Malayo pa. 10 months from now. Medyo, una ang mga ginagawang mga survey, 15 pangalan. Pagka 15 pangalan, inaccurate agad eh. Well, it's a good guide, no? I'm not saying it's completely inaccurate, but as far as 15 names are concerned, that would be accurate. But will the elections be with having 15 candidates? No. Di ba? Baka yan, mga maximum yan, 5. Apat, 5. So ibang ano yan, ibang complexion. I would rather use as a guide and think quite accurately ang survey kung ito ay mga after filing na January. After filing mga January. Opo. Ganun. Ayan, opo. Medyo makikita mo na yung ang kulay niyan. Opo, okay. Senador, meron din po mga pag-aaral no, na atin hindi po nabasa. At kasi nga, kakaiba yung nangyari no 2016 ano, kay Pangulong Duterte. Definitely, iba siya no, sa napakaraming aspeto. Pero doon, talagang binabanggit din yung kahalagahan ng social media. No, iba ho ito eh. So, dito ho ngayon sa sitwasyon nga na ang bakbakan hindi lang mainstream ano ho, at tamang informasyon, actual na pangangampanya, yung social media. Paano niyo po ito i-address ngayon na tila ho baga hindi ho maitatanggi na lamang ang administrasyon? Well, information dissemination ang importante. We are planning to ang pinaplano namin ay ang gawin ng kampanya namin based on programs, on issues, disente at malinis na pangangampanya. So information dissemination using social media also for the people. Mm-hmm. We will not engage in trolls, we will not mind the trolls. Kasi kung ang ganun na mangyayari, gusto ba nang mangyari ng tanhana ang i-elect nating mga kandidato ay mga kandidato ng trolls? Ano at yung mga magagaling manira, ganun ba ang mangyayari? Hindi naman siguro, hindi siguro papayagan ng Panginoon ganun ang mangyayari. So you definitely you can use social media for a good in a good way. Di ba? Na information dissemination. Ano, saka siguro baka about this time medyo sanay na yung mga kababayan natin eh. Yung pagka yung mga nakakita sila ng mga trolls at mga naninira, yung ginagamit ng mga trolls, mga gumagamit ng mga paninira, yun ang huwag nyo dapat iboto dahil walang gagawing matino sa buhay ninyo yun pag upo nun. Senador, yung pong inyong investigation po sa mga troll farms, kailan pong sisimula? As soon as we resume on the 27th, at 26 muna yung opening ceremonies, pero 27th, pag resume namin, I will be referring the resolutions to the proper committees. So, in a matter of days after that, siguro yung mga chairman nun na magtatawag na ng hearing. Okay. So, Senator, sa ngayon po, ano, kayo po yung nagsabi na nga ng inyong interest at mayroon pong formalidad na mangyayari come August. Ngayon pa lang po, dalawang bagay, no? Doon sa mga ngayon pa lang naniniwala na po sa inyo at gusto pong tumulong sa inyo, meron ho ba kayong mga saan sila pupunta, paano sila magpaparamdam sa inyo? Mamaya na po yung kumukontra ho naman sa inyo. At this point, lahat
ika nga, hindi pa, ika nga, wala pang concrete eh. So, siguro by the time na nag-file kami, doon na natin pwedeng sabihin na meron kaming headquarters dito. Lahat ngayon nasa planning stage eh. Nakasalukuyan eh. So, hindi ako makakapagbigay ng konkretong mga pamamaraan or lugar kung saan pwedeng tumulong. But, pinakamahalaga yung kung mga naniniwala sa atin, yung hingi ng tulong sa Panginoon, yun ang pinakamaganda. Opo, opo. At doon po naman sa ngayon pa lang po, sinisimulan na po kayong wakwakin. Oo, kayo ni Senator Ping. Ngayon pa lang po, at this early, meron na po kaagad na mga galaw, ano ho ang iba, at kung ano-ano mga informasyon ang pinapakalat. Ano po ang inyong masasabi sa kanila? Eh, matagal na kami. Mas malalala dyan ang pinagdaanan namin. Sanay na kami sa mga sa mga naninira. Hindi ba? Nung araw pa hanggang ngayon, alam na namin yung mga ganyan na pinagdaanan. Ang pinakamaganda lang ngayon, mas maganda nga dahil may social media, mas madaling mabisto sila. Kung sino-sino sila yung mga walang ginawa, kundi manira lang ng kapwa. So, to each his own, God have mercy on their souls. Alright, Tito Sen, so thank you sa inyong panahon at sana nga po ito ay simula po ng ating ugnayan. After all namang bukas po ang aming programa sa lahat po ng mga magsasabi na sila po ay bukas na sa pagtakbo sa Panguluhan because we would like to let the people know you more, no, and listen to you more sa kung ano po ang inyong maaaring mai-offer sa amin bilang alternatibo. Kami po, we've been trying to reach to some people. Yung nga lang po, hindi po kami makakonect sa kanila para po sa panayan, but we appreciate po ang gatong ugnayan po, Tito Sen. Salamat din. Very good opportunity for us para malaman din kung ano yung mga nasa kalooban namin. Salamat. Thank you very much, Kong Ted. Thank you very much. Maraming salamat. Opo, thank you. Mag-iingat po kayo. God bless. Mabuhay. Mabuhay, sir. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.